Alright, welcome po sa another episode ng Photographers. Ayan, so sa wakas, oras na. Ten-ten-ten. Oras nang ma-review tong lenteng to. Ayos ba yun? Malupit. So this is the Tamron SP2470 F2.8 DIVC USD G2. Alright. Ba't ang haba? Nandito kami sa bahay ni Ninja. Andito siya. Ayan, syempre, one of the photographers ang poging-pogi. Ayan. So, syempre, hindi pwedeng ibalik ko to sa Tamron na hindi ko man lang tinetesting siya for portraits. So, right now, Ninja is working on this beautiful Easy Rider na tawag ng iba Chinese or Japanese bike. Japanese na lang, ayoko Chinese. Japanese na lang, bro. Ayan. Iba Chinese? Japanese na lang. Medyo, let's take it slow, okay? Kasi nabugbog ako masyado dun sa skateboard shoot. Grabe, solid. Oh, with Feiyotech. And, of course, a big shoutout to Tamron for sending Mrs. Lens. Thank you so much. Huwag kayo mag-alala, inaalagaan ko siya. Uy! Okay, so ganun lang tayo. Habang sinushoot ko si Ninja, I'll give my thoughts about this lens. So ngayon, makita natin yung actual performance yun na shoot. Take lang ako ng titake ng photos ni NJ. Habang na-work siya. Kuya mo, nasan yung mga flash mo? Ba't naka-continuous light ka ngayon? Ayan. So, itong lenteng to, 2.8 to. Okay? Meaning, okay na okay siya pang low light. Meaning, malaki yung opening niya. So, ngayon, gusto ko siya testingin na video light niya ang gamit. Hindi na ako maglalagay ng mga flash. And okay na itong video light natin for this shoot. Okay? Alright. Ngayon ko lang din na-realize kung gaano kalakas din yung auto-focusing power nitong D7500 ko, honestly. Kasi ever since, I've been using 50 ko na D, which is an old lens, na Nikon 50mm D, and yung 2470 ko na luma din. So, hindi siya ganun ka-smooth fumukus when I'm using live view. And right now, I'm using this beast of a lens. Kailangan ko lang pindut-pindutin yung screen para pumukus siya. Parang nagpa-flashback sa akin yung mga kasal na hirap akong i-shoot. Ngayon, na sana ngayon nangyayari. Na pinipindot-pindot ko lang yung mga mukha ng tao. Tapos okay, click, click, click. Tapos ganyan-ganyan lang ako. I can do this before with my 35mm 1.8. Kaso, nasira na rin yung coating ng 35mm 1.8 ko. I had to let it go. Alam nga naman gamitin ko pa yon. And, yun, ang natira sa akin ng mga lens are really old lenses. So, I'd like to give a big shoutout dyan. Baka may gusto mag-donate ng lens nila. Jay, isa pa nga, ganun ka lang doon. Ganun ka lang doon. Pag ganito kalapit pumukos yung lente mo, ganito lang kailangan mo gawin, no? Ang dali ng buhay. Kung gusto ko mag-shoot ng alanganing angle, kailangan ko lang ganito. Kailangan ko lang i-frame, then pindot ako kung saan ko gusto siya pumokus. Pak, shoot na siya. Okay? Easy peasy. Sarap buhay. One more thing about this lens, meron siyang VC. Ano yung VC? Vibration control. Ayan, meron siyang toggle dito. Pwede mo siya i-on, pwede mo siya i-off. So, since medyo madilim kami, hindi rin ganun kaliwanag tong actual na ilaw na to for a photo para kung gusto mo magtaas sa shutter speed. Dahil sa VC nito, I'm able to shoot sharper photos. Okay, pero paalala ko lang sa inyo, hindi porke may VC kayo, yung mga bagay na mabibilis tumakbo or gumalaw sa photos nyo, eh mapupost nyo na. Okay, ang vibration control, tinutulungan lang niya yung camera mo para hindi mag-blur yung photo mo gawa ng movement ng camera. Okay? Pero pag yung kinukunan mo mismo gumagalaw, medyo walang silbi yung vibration control doon, ha? Okay? Paalala lang yun. Pero malaking tulong siya when shooting, lalo na sa low light. Okay? Alright.